Kilala ninyo akong Videl. Ikikwento ko lang itong karanasan namin ng mga barkada ko. 2000 po ito nangyari. Matagal-tagal na rin. Pero naaalala ko pa ang lahat. Sa mga panahon na yan, usong-uso pa talaga ang mga paputok. Nung tempa naman na yon, sinasalubong talaga namin ng bagong taon. Kaya maaga pa lang, nakabili na kami ng maraming kwitis. Pagdating naman ng gabi, hinanda na namin ang venue namin. Doon lang kami sa lugar ng tropa namin sa Enoch. Yung bahay nila Enoch, napapalibutan ng puno. Merong malawak na bakuran. Bukod pa doon, tanaw na tanaw din yung kalangitan. Perpekto talagang lugar para magpalipad ng mga kwitis namin. Alas 9 ng gabi, nagsimula na kami mag-inom. Naglatag pa kami ng pailaw para mas maganda sa paningin. Siyempre, hindi rin papahuli yung mga handa namin. Nagambagan ba naman kami sanda eh. Talagang pinagandaan namin yung gabing yun. Noong mga oras na yun, puro saya lang yung nararamdaman namin. Lumipas pang ilang oras, palapit na ng palapit yung alas 12. Nagsimula na po kami magpalipad ng mga kwitis. Noong una, nagkakabiruan pa kami. Nakesyo ba kami matamaan kami kung ano? Pero tinatawanan lang namin yun. Bagong taon eh, kaya hindi na talaga maiiwasan yun. Nang ilatag na namin ang ikalawang set ng mga kwitis, sunod-sunod na lumipad yung mga yun. Maya-maya, napainto kami sa kakatalon. Sa taas kasi, para kaming merong tinamaan. Ang sabi ng iba, parang malaking paniki yung nasa pool namin. Pero sabi naman ng ibang tropa, parang aswang naman doon yung natamaan namin. Ewan ko ba kung nantitrip lang sila. Seryoso kasi yung mga mukha nila eh. Hindi din naman kasi lingid sa kaalaman namin na sa probinsya namin, meron talagang aswang. Siguro yun eh. Lugar yun ang katatakutan. Para makasiguro, hinanap namin kung saan bumagsak yung lumilipad na iyon. Nagiwahiwalay kami sa paghahanap. Ang kasama namin noon, si Jopit at Ingrid, yung mag-shot ng malalandi. Ang kasama ko noon, si Jopit at Ingrid, yung shot ng malalandi. Nakarating kaming tatlo sa may taniman ng sampalok. Matataas yung mga punong nandun. Talagang malalago. Kundi lang dahil sa liwanag ng buwan, hindi talaga namin makikita yung madadaanan namin. Sa paglalakad namin, may nakita kaming bakas ng dugo. Meron din kami nakita ng kwitis sa parang kababagsak pa lang. Nagmadali naman kami ni Jopet. Dahil kasi sa mga bakas ng dugo, malakas ang kutob namin na baka na sa paligid lang nagmula yun. Kahit taga-alboroto na si Ingrid dahil gusto niya makabalik, wala kami pakialam sa nararamdaman niya. Masyado kasi kami naging interesado sa kung anong tinamaan namin ng kwitis. Sa pagpapatuloy namin, natagpuan na rin namin yung isa pang panibagong bakas ng dugo. Pero sa pagkakataon na yun, mas marami na pong tugoy nakita namin. Parang doon huminto yung tinamaan matapos bumagsak. Mas lalo kami ginanahan ni Jopet. Makalipas ng ilang minuto, may nakita na rin kami mga kabayan. Pero sa unang tingin pa lang namin, nasabi na agad namin na walang nakita na doon. Madilim kasi doon. Wala man lang kami nakitang tao kahit na isa. Si Ingrid nga, natatakot na ng mga sandaling yun. Kaya ang sabi ni Jopet, hintayin na lang niya kami. Umahig naman siya. Kami na lang ilumapit doon sa bahay. Sigaw kami ng sigaw ng tao po. Pero wala namang sumasagot. Tumigil kami sa pangatong bahay na nadaanan namin. Napansin kasi naming may tsinela sa tapat ng pinto. Kinatukpo namin yung pintuan. Pero nakabukas pala yun. Dahan-dahan naming tinulak yung pinto. Kadiliman lang ang bumungad sa amin sa loob. Ilang saglit pa, may narinig na kami. Nagkakatulakan na kami ni Jopet kung sino ang papasok sa loob. At dahil wala na may balak mauna, nagagis na lang kami ng pato sa loob. Paghagis namin, may naramdaman kaming tinamaan doon. Nagagis kami ulit. Sa pagkakataon na yun, may narinig kami kumalabog. Pagsilipan namin sa loob, nakita namin nakabukas yung bintana. Dahil doon, nagkaroon ng konting liwanag sa loob. Nakakaamoy na rin kami ng pulbura doon. Noong mga sandaling yun,
May kutob na kami. Baka nga doon nagpunta yung tinamaan namin ng kwitis. Nang lumapit kami sa bintana, may nahawakan na naman kaming dugo. Dali-dali kami lumabas si Chopet. Hinanap namin yon. Sa pagkakataon na yon, si Ingrid, umiiyak at natatarantang tumakbo papunta sa amin. Nanginginig ang boses niya. Ang sabi niya, may kakaiba raw siyang nakita. Isang babae raw na may pakpak. Tapos yung mukha raw nun, sabog-sabog. Sa sinabi niyang yon, napatunayan naming aswang nga talaga yung hinahanap namin. Mabilis naming sinuwid yung lugar na iyon. Inisiisi namin yung mga bahay. Hindi pa rin namin pinakikinggan si Ingrid. Nakinta paos-paos siya kakasigaw. Sira ulo din kasi naman si Jopet. Sinama niya pa yung syota niya. Alam niya namang maarte yon. Wala na kami nakita na kahit na anong bakas. Naisipan na namin bumalik. Mag-aalas 12 na kasi. Sa paglalakad namin, nakasalubong po namin yung iba. Si Larunel, sabay-sabay naming tinahak yung daan. Nang mapadaan na kami sa mitaniman ng saging, napatigil kami ni Larunel. Pinakinggan po namin yung paligid. Nakarinig kasi kami ng boses sa parang nahihirapan. Lalong namutla si Ingrid. Hinila niya na po si Jopet. Kinauna na silang umalis. Naiwan kami ni Larunel at ni Darwin. Hinanap po namin kung saan nagagaling yung tinig. Maya-maya, sumenyas po si Larunel. Tinuro niya yung nasa dulo ng sagingan. Dahan-dahan kaming lumapit doon. Pagsilip namin sa likod noon, may nakita kaming babae na kupo at nakatalikod. Nang maramdaman niyang nandun kami, lumingon siya sa amin. Nang makita po namin yung mukha niya, napaatras na lang po kami. Kahit iwalag lang po ng buwan na nagsisilbi naming ilaw, kita po namin na wasak yung mukha ng babae. Gagi, yun yung asong pare! Pagkasigo kong yun, numistansya kami sa babae. Kayo ba nagpalipad ng kwitis? Hindi namin sinagot yung tanong niya. Nililisik yung mata ng babae. Nakakatakot siya. Nang mapansin namin ng isingisi na yung babae, doon na kami napatakbo. Naging dasira-sira na yung mga damit namin dahil sa paghihilahan. Huminto kami sa puno ng sampalok. Hingil na hingal kami. Pinakiramdaman namin ng paligid. Wala kaming naririnig na lumilipad. Pero hindi kami nagkikampante ng mga oras na yon. Unang lumabas si Darwin para silipin yung aswang. Bumalik siya sa pagkakatago. Ang sabi niya, nasundan daw kami ng aswang. Nanahimik lang kami noon. Hindi kami gumagawa ng ingay. Ilang saglit pa, nakita naming nalagpasan na kami ng aswang. Umalis rin kami noon. Mabuting at nakalayo naman kami. Pero ang problema namin noon, naiba na yung tinadaanin namin. Habang nagpapahinga kami sa halamanan, si Ronel, biglang lagabas ang super lolo na paputok. Isang set yun ng super lolo. Ang sabi niya, baka pwede namin panlaban daw sa aswang yun. Binigyan niya kami ni Dario ng tigtatlo. Lumabas kami ulit sa pinagtataguan namin. Kabado pa rin kami ng mga puntong yun. Ibang daanan na kasi yung dadaanan namin eh. Mas malayo yun kumpara sa una. Bukod pa doon, nakakatakot. Matataas din kasi yung mga puno. Hindi makatagos yung liwanag ng buwan. Kaya ang dilim. Ilang saglit pa, aksidente kong naitulak si Darwin. Nadulas kasi ako noon. Dahil doon, gumasga si Darwin sa may halaman na may tinik. Nagdugo ko agad yung braso niya. Makalipas ang ilang minuto, naramdaman po namin yung aswang. Parang naamon niya yung dugo ni Darwin. Madali niya kasi kaming naasundan eh. Nagmadali na kami makaalis doon. Pero sa kasamaang palad, nasundan kami ng aswang. Takbo na naman kami. Yung aswang naman na naahabol sa amin, hindi makalipad. Sasapit siya sa mga sangay. Kaya tumatakbo lang din siya. Habang tumatakas kami, nagsinti na si Ronel ng super lolo. Hinagis yun sa direksyon ng aswang. Nakita naman namin na parang natuliro yung aswang. Sandali siyang napahinto.
Hindi niya alam yung gagawin. Natuwa naman si Ronald sa ginawa niya. Kaya sinindihan niya pa yung isang super lolo. Pinaghagis niya yun sa aswang. Yung aswang naman, parang nabado kakailag. Sa sobrang lakas ba naman ng pagsabog, naalog na yata yung utak ng aswang na yun. Hindi pa nakontento ang lokong si Ronel. Sinindihan niya rin yung samin. Sa mga sumunod niyang inihagis, natamaan na yung aswang. Nakita naming lumaylay niya yung isang kamay niya. Mas lalo tuloy nagkalit yung aswang. Tumakbo na naman kami noon. Si Ronel nga, naglabas na naman ng isang set ng paputok. Hindi namin inakala na marami pala siyang dala. Lahat ng madaanan namin, pinaghagisin niya ng paputok. Eh grabe pa yung lakas ng pagsabog. Parang granada. Kaya yung aswang, hinayaan na kami makatakbo. Nakita na lang namin na lumipad siya papaalis. Pag-ewang-gewang pa nga siya. Kami naman, sinamantala na namin yung pagkakataon yun para makaalis. Kahit napalayas na namin yung aswang, hindi maikakaila na nakakatakot pa rin talaga. Yun kasing first time ko nakakita ng aswang. Akala ko talaga, kwento-kwento lang yun. Pero meron pala talaga. Makalipas ang ilang sandali, natuntun na rin namin yung daan pabalik. Nakauwi kami sa bahay nila Enoch. Kami na lang pala yung hinihintay nila. Pinag-uusapan na yung aswang na nakita namin. Nakwento na pala ni Ingrid sa mga kasama namin. Yung nanay nga ni Enoch, pinagsabihan na kami huwag na raw lalayo. Si Darren kasi may sugat na. Pero ang totoo, ako naman yung may gawa nun. Wala naman kaming magawa. Kesa naman masira yung gabi namin eh. Kinalimutan na lang namin yon. Ang ginawa namin, naganda na kami para sa salubong. Naglabas na ng maraming super lolo si Ronel. Hinanda na rin niya yung mga natitira pa naming kwitis. Pagsapit po ng alas 12, sinalubong po namin yung bagong taon ng masaya. Inuman, paputok, kantahan. Lumipas ang isang oras, alauna, dito na po muling nagparamdam ng aswang. Buong akala talaga namin, hindi na siya magbabalik. Pero nakita na lang ni Enoch na sa misampalok, may babaeng nakadungaw. Nung ituro ni Enoch yun, napansin namin na basag yung mukha ng babae. Hindi na nagdalawang isip si Ronel. Alam namin na yun yung aswang. Kaya itinutok ni Ronel lahat ng kwitis namin. Sinindihan niya yun. Direktang pinalipad sa aswang. Pinagtitira pa namin siya ng kwitis. Noong una, hindi namin siya matamaan. Mabilis siya kasi lumipad eh. Pero nang pagsabay-sabay namin lahat, doon na siya napuruhan. Nakita namin bumagsak siya. Hindi naman kami nagsayang ng oras. Tinakbo namin yung binagsakin niya. Nang makarating kami doon, puro tugo na lang itong inabutan namin. Wala na yung aswang. Sinuwid po namin yung area. Pero wala na talaga kami nakita. Nang lumingon kami sa puno ng mangga, may nakita kami doon na ibong itim. Humiyaw siya na parang nahihirapan. Meron tugong pumapatak mula sa ibon. Kaya napagtanto namin na yun yung aswang. Kinuha ni Enoch ang super lolo. Sinindihan niya. Sumabay na nga rin si Ronel. Lumayo kami saglit at tinagis nila yun sa kinaroroonan ng ibon. Ang kaso, nakalipad na rin palayo yung ibon. Hindi na namin nagawang habulin pa. Kaya hinayaan na lang po namin. Pumalik kami sa venue. Hindi na kami masyado nag-inom. Hinindi namin kung babalik pa ba yung aswang. Pero, wala na po talaga nagparamdam. Pagsapit po ng umaga, kalat po ang chismis sa lugar namin. Base sa nasagap ng mga chismosa kong kaibigan, meron daw isang babaeng buntis ang kamuntikan ng maaswang. Buti na nga lang daw, meron daw nagpaputok ng kwitis. Nagulat daw yung aswang dahil doon. Kaya naputol yung paglabas niya ng dila. Kami naman magkakaibigan, nagkakatinginan. Malakas ang hinala namin. Yung aswang na aksidenteng natamaan namin, e siya yung aswang na kamuntikan ng makadali sa buntis. Buti na lang, nagpaputok kami noon. Kasi kung hindi, merong isang inang malulungkot.
pagsapit ng bagong taon. Malagayang Pasko at bagong taon po sa ating lahat, mga kapanset. Marami pong salamat. Hanggang dito na lang po. Hello guys, kamusta? Kamusta? Merry Christmas! Kamusta ang Pasko natin? Kamusta ang Pasko nyo? As promised po, mamimigay po tayo ng mga hoodies, yung mga pina-sponsors po ng mga sponsors natin na nabanggit before. May mga t-shirt pong natitira dito na binili po ng ating mga solid kapansit dyan na ipamimigay natin ngayong Pasko at bagong taon. Hindi ko... Update ko lang kayo kung ilan po to kasi hindi ko pa siya nabilang. Basta, I'm sure may mga hoodies dito at mga t-shirt, classic designs, mga Kanor at Hitman. Pamimigay natin yon. The same time ako po mamimigay ako ng cash, 1,000s, 500s, and 1,000, 500s, and 100s. Siguro mga dalawang 1,000, tatlong 500, tapos ilang mga 100s. True Gcash po. Kung paano kayo makasali, guys, ito, makinig kayo mabuti. Punta po kayo sa Facebook page natin, CreepyMc Pancit Stories. May pinned post ako doon, kakapost ko lang. Ang gagawin nyo lang, bumati kayo ng Merry Christmas and Happy New Year. Pwedeng comment lang, walang problema yon. Pero syempre, mas bongga kung pwede kayong video greetings, sayaw, TikTok, narration, o kung ano man, discard nyo na. Ayun, once na may entry na kayo, kahit anong gusto nyong bate, video greetings ba yan, o sayaw ba yan, TikTok, o narration, bati lang kayo ng simple. Sa January 1, mamimili po kami ni Mrs. ng mga mananalo. Siguro yung mga sponsors din natin, baka mamili din sila na kung sino gusto nilang bigyan. Okay, ganun. Simple lang. Kung matuwa kami sa greetings nyo, di baka kayo yung manalo ng hoodie o baka kayo yung manalo ng 1,000 cash, 500. O syempre, kung simple lang yung greetings nyo, bahala na kayo. Basta ako, kung matutuwa ako, kung mas mapasaya nyo ako, mananalo kayo ng mas malaking prize. Kung simple lang, edi sa inyo na yung 100 pesos o kaya t-shirt. Pero muli, kung ano lang naman yung trip nyo, hindi naman ito pagerbuhan, pagalingan, kung ano lang yung pinaka-makapagpapasya sa atin lahat. Okay? Muli, kung gusto nyong sumali po, punta po sa Facebook page. Nandun po yung detailed instructions kung hindi nyo manaintindihan ito. Yun, sana makasali kayo para meron kayong t-shirt, habol-habol, taglamig, hoodies. Tapos 1,000, mamimigay ako 500 and 100s via Gcash po. Okay, sana po naintindihan nyo. Wala mo ng shoutout ngayon. Siguro bukas, comment nyo dito. Magpipind ako dito ng shoutout na comment. Tapos reply kayo doon na magusto nyo sabihin. Tapos yun. Sali kayo guys, punta kayo Facebook page, CreepyMcBanset. May post ako doon. Comment lang yung mga entry nyo. Tapos tignan natin. Sana kayo manalo. Okay? Hanggang January 1. Okay guys, maraming salamat. Merry Christmas and Happy New Year. Mark Pancit out.